Magandang araw sa inyong lahat, mga ginagilo kong YouTube viewers. Ito po ulit ang inyong lingkod, Architect Albert Versosa, no? Sa araw na ito, magdi-discuss po tayo sa kauna-unang pagkakataon ng may kinalaman po sa overhang beam with uniform distributed load on entire span. So sa araw na to, ang i-discuss natin ay yung tungkol dyan, no? Bale, ang beam natin ay merong span na a total of 3 meters at meron siyang overhang at point AB na 1 meter at 2 meters at point BC. And meron po siyang uniform distributed load on entire span na 10 kilonewton per meter. So, ang unang step po natin ay hahanapin po muna natin yung weight total. So, ang gagawin natin ay kukunin natin yung total weight, no? Tapos, ang i-multiply natin yung 3 sa 10, no? Bakit 3? Kasi yun yung entire span nung beam natin. At ang weight niya ay 10 kilonewton per meter. So hindi natin kukunin yung 2, hindi po natin kukunin yung 1. Kumbaga buong 3, no? So 10 times 3 is equal to 30 kilonewton. It should be also equal to 3, RB plus RC, no? So unahin po muna natin yung value ng RB. So sa measured moment, C equals to 0, all clockwise rotation positive, all counterclockwise rotation negative. So RB, itutulak niya yung beam pataas at siya ay iikot ng pa-clockwise. Therefore, positive po ang sign niya. At ang span po niya, no, nung support from B to C ay 2 meters, no? Remember, yung 3 po ay length lamang po ng beam natin, no? Hindi po yung support mismo. Ang support dito ay yung point BC, no? Yun lamang po ang kailangan natin. So, lumalabas, positive RB 2, no? Tapos susunod naman po yung 10 kilonewton per meter, pababa po yun, no? So yung 10 kilonewton per meter natin ay itutulog niya yung beam pababa at siya ay iikot ng pa-counterclockwise, no? So therefore, negative po siya. So kunin din natin yung entire span na 3, tapos yung location ng resultant force ay nasa gitna ng 3, no? So hahatiin po natin yan, no? So ang layo ng resultant force po natin from C ay 1.5. Kaya sa makatwid, positive RB2 minus 10 times 3 times 1.5 equals to 0, no? So magiging 45 po negative yung yung product po ng tatlo. So ang magiging final equation natin ay positive RB2 minus 45 equals to 0. At yung negative 45 transpose natin to replace the 0, magiging positive RB2 equals to 45.
para matira yung value ng RB, divide natin both sides by 2. So RB2 divided by 2 equals to 45 divided by 2, you will get a value of 22.5 kilonewton, no? So yan po yung value ng RB natin, 22.5 kilonewton po. Next naman po ay hanapin naman natin yung value ng RC, no? So magmo-moment po tayo sa B. So summation moment B equals to 0, or clockwise rotation positive, or counterclockwise rotation negative. So RC, itutulak niya yung beam pataas at yung beam ay iikot ng pa-counterclockwise, no? Tapos ang span ng support natin from B to C ay 2 meters, no? Kaya negative RC2, no? Then next naman ay yung 10 kilonewton per meter natin. So siya ipababa at iikot niya yung beam pababa at iikot ng pa-clockwise, no? Kaya positive po yung sign niya, no? So isama din natin yung span, no? Yung total span niya na 3. Tapos yung layo ng resultant force sa moment at B, no? Ang moment at B at ang layo ng resultant force ay 0.5. Okay, bakit 0.5? Kasi pag hinati natin yung beam sa gitna, kasi nandun yung resultant force, meron tayong tigwa 1.5, no, both side. Pero yung kabila, no, bandang left, pumasok siya ng or nakausli siya ng 1 metro. So 1.5 minus 1, ang matitira na lamang po ay 0.5, no? So ang magiging resulta ng equation natin ay negative RC2 plus 10 times 3 times 0.5 equals to 0. So ang final equation natin ay negative RC2 plus 15 equals to 0, no? Okay, then ang gagawin natin, itatranspose natin yung negative RC2 to replace 0, no? Magiging RC2 equals to 15, no? So para matila yung value ng RC, divide natin both sides by 2. Kaya RC2 divided by 2 equals to 15 divided by 2. You will get answer of 7.5 kilonewton. So yan po yung magiging value po ng RC natin, no? 7.5 kilonewton. Kaya sa makatwid, pag pinag-plus natin yung 22.5 na value ng RB at RC na 7.5, magsasum up po sa 30 kilonewton, no? So tama po yung solution natin, no? So weight total of 30 is equal to 22.5 plus 7.5 equals to 30 din, no? So check po yung solution natin, no? Next step naman po ay kukunin natin yung shear values. So yung beam natin ay merong tatlong point, no? So kung ang bawat point ay merong tigda dalawang shear value, so 3 times 2 equals to 6 total na value ng shear, no? So sa point A muna tayo, no? So 1 and 2 muna tayo, no? So 1 yung VA left. So wala po tayong force sa
left ng A, kaya 0 siya, no? Sa number 2, sa VA, dahil sa wala pa tayong support sa, ano, sa dulo, ganun pa rin po, no? 0 pa rin po siya, no? So, sa point B naman po tayo, no? So, number 3, BB left. So, ano yung force na nasa left ng B, no? So, di ba 10 kN, tapos pababa, negative. Tapos, ang span niya ay 1. So, negative 10 times 1, you will get 10 kN that meter, or 10 kN negative, no? So, number 4, so carry over natin yung 10 kN negative, tapos isama natin yung value ng RB na positive 22.5. So, negative 10 plus 22.5, you will get a value of 12.5 kN. So, next naman po ay yung BC left, no? So, carry over natin yung 12.5, tapos meron bang tayong force sa left ng C? Yung 10 pa rin, no? Tapos pababa. So, negative 10, tapos yung span niya from point C to B, no? Which is 2. So, 12.5 minus 20 equals to negative 7.5 kilonewton, no? Tapos sa bandang huli, no, yung number 6 natin na BC, i-carry over natin yung negative 7.5 plus yung value ng RC na positive 7.5. So, a positive and negative 7.5, you will get 0, no? So, kung mapapansin nyo, nagsimula tayo sa 0, magtatapos yung sagot natin sa 0. So, tama po yung solution natin, no? So, nasa state of equilibrium po yung beam natin. Then, next step ay i-plot na po natin yung shear diagram. So, sundin lamang po natin yung, ano, yung mga points, no? From point 1 to 6, no? Kung makikita nyo, dun sa point 1 and 2 natin, they are sharing a common point. Kasi yung VA left at saka VA, parehong 0. So, yung 1 and 2 nasa isang point lamang po, no? Tapos, yung 2 naging negative 10. Tapos, yung 3 naging, yung 3 pala natin ay negative 10, 4 ay positive 12.5. Tapos, yung 5 negative 7.5. At panghuli, no? Ay yung number 6 natin ay naging 0, no? So, connect the dots lamang po, no? At mabubuo nyo po yung ganyan na form ng shear diagrams. At kung tutuusin, no? Yung nagawa natin na shear diagram ay tatlong triangles, no? At dahil pa diagonal yung nagawa natin ng mga lines, no, ibig sabihin ang degree po niya ay second degree, no. Tandaan niyo po na kapag linear yung line natin, lalo dun sa free body diagram, no, or FBD, linear po siya or first diagram, kaya automatic na susunod sa shear ang susunod dyan ay second degree, no? So meron po siyang area 1 negative, area 2 positive, and area
3 negative. Kung mapapansin nyo, no, hindi pantay yung magnitude ng reactions natin, no. Sa area 2, 12.5 ang height, tapos ang area 3 natin ay 7.5 negative. So gagamit po tayo dito ng law of proportion, no. So meron tayong konting algebra dito. Let x be the value of the base of area 3 and 2 minus x be the value of area 2, no? So next step po ay gagamit po tayo dito ng law of proportion. So A over B is equal to indefinite C over D, no? So sa magnitude is equal to 12.5 over 2 minus x is equal to 7.5 over x. Remember, yung height po ng ating area 3 ay negative 7.5. At dahil sa ginawa po natin siyang indefinite, disregard na po yung negative sign, no? So nawala po, no? So 7.5 na lang. So tuloy natin yung operation. So cross multiplication, 2 minus x times uh, 7.5 is equal to 12.5 times x, no? So dun tayo sa 2 minus x at saka 7.5, no? So gamitin po natin yung law of distribution. So 2 times 7.5, 15. Tapos negative x times 7.5, negative 7.5x equals to 12.5x, no? So makikita nyo, meron po tayo dyang similar term, no? Yung negative 7.5x at positive 12.5x. So pagsamahin po natin yung dalawang yan, yung 7.5 negative x, transpose natin sa kabila para maging positive, at pagsamahin natin, magiging 20x, no? Tapos magiging final equation natin ay magiging 15 is equal to 20x, no? So i-divide natin both sides by 20 para matila yung value ng x. So 15 divided by 20, you will get the value of x of 0.75 meter, no? So x ay 0.75, therefore 2 minus x is equal to 2 minus 0.75 equals to 1.25 meter, no? So pwede na po natin kunin yung mga base, no, ng mga triangles natin. So para sa area 2, 1.25 ang base natin, no? Para sa area 3, ang base niya ay 0.75. So ready na tayong kunin yung mga areas, no? So negative area 1 is equal to base times height divided by 2 is equal to negative 10 times 1 divided by 2 equals to negative 5 kilonewton that meter, no? Tapos area 2 positive is equal to base times height divided by 2 is equal to 12.5 times 1.25 divided by 2 equals to 7.81 kilonewton
that meter. Then, pagdating po sa negative area 3 is equal to base times height divided by 2 equals to negative 7.5 times 0.75 divided by 2, you will get an answer of negative 2.81. Then, hanapin na po natin yung moment values, no? So, meron tayong apat na moment values dito. So, 1, 2, 4, no? Moment at A is equal to 0. Moment at B is equal to area 1 equals to negative 5 kilonewton that meter. Number 3, moment at B prime is equal to area 1 plus area 2. You will get 2.81. No? Panghuli po, no, yung moment at C is equal to area 1 plus area 2 plus area 3. You will get a total of 0, no? So, i-plot na po natin yung mga moment values kagaya ng nakikita nyo dun sa moment diagram, no? So, connect the dots natin from point 1, 2, 3, and 4, no? So, yan po yung magiging itsura ng ating moment diagram, no? So, connect the dots na lang, no? Kung makikita nyo, para kayong kwan, nagdo-drawing ng bundok o ng ibon, no? Parang pang grade 1 ba? So, pag i-disregard na lang po yung nasa kabila, no? Medyo mas mataas yung nagawa ko sa 2.81, no? So, dihama kasi na mas mababa dapat yun, no? So, na 2 scale naman po yan, eh. So, first time ko pong kwan, no? Mag-iiwan sa inyo ng tanong, no? So, ang tanong ko sa inyo, doon sa dalawang value ng moment, which is negative 5 at saka positive 2.81, alin dyan ang kinoconsider na maximum moment, no? Negative 5 po ba or positive 2.81? So, malalaman po nyo yung sagot sa susunod na video ko na exercise number 12, no? So, first time po natin magbibigay ng example dito sa exercise 11 natin, no? So, yan po yung ano, video tutorial natin for today. I hope nagustuhan nyo itong tutorial natin for today, no? Tsaka, pasensya na po, medyo kung may mga flaws tayo, no? Kagagaling kasi natin sa sakit, tapos huwag na lang po ng ano, kalimutang i-like, i-share, subscribe at mag-comment din po kayo, no? Doon pala sa comment, gusto ko malaman ang sagot nyo, no? A or B lang po, no? So A negative 5, B 2.81, no? So comment lang po kayo, no? So yan po yung video natin for today, no? Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel natin at sa susunod na exercise 12 po. Magandang araw.